sa video na to. Ito very related talaga sa food to. Magkakatuluyin ba kay Clay? Ni Clay, Kakain tayo sa isang masarap na Korean restaurant dito sa Quezon City. Ang laki nung... Ano, chicken fillet ba ito? Ang laki. Sumapa na? Ayang! Ano ba naman yan? From a huge Korean sandwich hanggang sa masarap na jajamyeon. At makakasama natin si Kuya Korea himself at si Fidel ng Maria Clara para mag-food trip at mapagkwentuhan. Hindi, yun dito sa vlog ko. Pwede sabihin yun. Di magagalit GMA niya. Ready ka na ba? Tara! Boom, pare! Nandito tayo sa Kuya Korea dito sa UP Town Center. Pops, kakain tayo ng Korean street food. Pero pinakamaganda dito, may makakasama kong kasing pogi ko. Bumalik siya sa present galing sa nakaraan. Pops, ang pogi nito, samahan niyo ako kumain. Tara! Nandito tayo ngayon sa Kuya Korea. Isang modern style Korean restaurant. Magandang lugar. Pero sabi nila, mas masarap daw ang pagkain dito. Marami rin daw serving ang mga putahe nila, katulad ng Korean fried chicken, jajamyeon, at marami pang iba. Pero pinaka-special dito ay makakasama natin ang isa na marahil sa pinaka-pinag-uusapang aktor ngayon na si David Licao Co, ang nag-iisang Kuya Korea himself. Bueno, dinimiling light. Tayo na. Boom, pare, kasama na natin ngayon si Mr. Kuya Korea himself, Sir David. Hello, hi, Pop. Hi, sir. Magandang... Ay, kinamayan mo ako, sir. Okay lang yun. Okay, thank you. Maraming salamat. Medyo kinikilig ako ngayon. Parang may nangyayasin. Ay, ganun ba? Oo, yeah. Kinikilig ako. Panagado na ingit yung mga pops natin na nunod yun. Pero, bukod dyan, nandito tayo sa Kuya Korea. Sir, paano ba ito nagsimula? 2020 kasi, diba pandemic? So, ang ginawa ko ron, parang nag-aral ako sa online. Okay. Online ng business. Tapos parang, I remember, parang tinanong sa akin ng prof ko. Kung meron akong business ideas. And then, sabi ko, at that time, wala. So napag-check ko na yung Instagram message rate ko, 2 hours. Nag-stop ako mag-Instagram. And after that, yun, may mga ideas at pumasok. Then yun, I started my first food business, yung Sobra, comfort food. Nag-start na kami online sa condo. Ako mismo nag-awa pa dati. Ako nag-check ng mga orders. Yun, ako nag-post, gano'n. Anak nung Sobra. Sobra ka ito. Parang I wanted a business na... I mean, a food business sa Korea na fast food na parang medyo pwede for franchising. So, may konting twist. Saka yung taste niya hindi sa super duper Korean ay pagka-Filipino. Parang medyo nasa sweet side. Ah, okay. So, parang gusto ko rin na magusto ng mga Pinoy, syempre. Ah, Ganjang yung name nito. So, ito may ranch. This is, anong pangalan ng... Ganjang. Yun yung pinaka, ano niya rin sauce. One of the best seller. Sige, dip ko. Nice! Anong sauce to, sir? Ranch. Okay. Cheers! Himbalan. Very crunchy. Very juicy, meaty yung laman. And yun yung the... Parang with sauce. Sweet, glazed, savory sauce na bumabalik sa mismo laman eh. Try mo siya na kimchi rice. Okay, sige. Kami kimchi rice din. Itong sa akin, sir, ito yung tinatawag na... Gochu Burger. Gochu Burger. Look at that. This amount... Oh, ang laki nung... No, chicken fillet ba? Ang laki. Oh. Diyos ko. And you have the very generous amount of... Hindi ko alam kung gochu the sauce ba yan. Unang mo na nasabi ko, ang laking kagat na. Madalawang taon na yun eh. Okay. So the huge amount... chicken fillet, juicy, crispy, and then in terms of sauce, yeah, a little bit of spicy, pero may sweetness yan ng konti, and you have the creamy sauce ng coleslaw natin. Bulgogi siya. Bulgogi rice under to. Under kimchi rice. Ah, okay, so, pasagin natin to, pare. Look at that. Pops, parang nagsiswimming na yung yolk sa pinaka dagat ng bulgogi natin. May iwan yung baka. Nahihiya naman ako baka magiging sarap. Sir, katabi pa ng sarap na sarap. Ay, sorry. Pwede ba yun? Baka i-blurred ko lang ako. Yung tamis niya. Alam mo yung very Pinoy style na parang medyo barbecue-like flavor siya. And then manghang. Spicy ng konti pero moderate. And then you have the very flavorful kimchi rice. And may nagdag creaminess
yung pinaka-yoke natin na sumama na sa buong baka natin. Hmm. Ano bang mga food trip na trip mo? Ano ka ba? Medyo cowboy ka ba? Pumunta ako kasi. Okay. Pumunta ako. Ayun yung mga early rice. Early rice. Ganun. Dami. Kasi Pancit Canton, mga apat na ano. Apat? Apat? Apat. Apat na Pancit Canton. Paps, dito lang, chili, dito man. Lang malalaman na si Sir David, si Fidel, ay nakaka-apat na Pancit Canton sa isang kainan. Oo. Oh. Parang hinanda ni Satanas, pare, Luada. All of that, chili powder, no? Yeah, chili powder and extra pepper and sesame seeds. Sige. Sige, tikim ako dito. Isa, kuha ako. Yung sauce lang din kanina na gochu, ano ba yun? Medyo similar. Similar siya, pero may mga level 3 spice. Pero, alam mo pinakagusto sa manok nyo? Yung butter. Ang sarap ng balat. Ito yung black bean noodles natin. Jajangmyeon. And may chicken on top din siya. Sumoko na? Sumoko na? Sumoko na? Sayang! Ano ba naman yan? Sayang naman pa. Sayang. Anyways, kita mo, ang pagkuha ni Sir David, pa spaghetti, di ba? Susan, medyo pasta. Ang pagkuha ko, parang bara-bara na ng ano. Sarap sa jajangmyeon. Yung earthy flavor niya. Alam mo yung di mo maintindihan kung matamis ba siya, umaalat ba siya. Pero yung pinakabuong soy sauce natin, sarap. Related sa food. Ito, very related talaga sa food to. Magkakatuloy ba kay Clay? Ni Clay? Hindi ko masigurado, actually. Hindi ko masigurado. Aminin ko na sa kanya na gusto ko siya. Gusto ko siya. Gusto ko siya. Laid under the willow tree the last weekend of summer. Namahal ko na siya. Totoo ba? Oo, tapos... Pwede yun dito sa vlog ko, pwede sabihin yun? Oo, wala. Hindi magagalit GMA niya. Hindi. Mga nanonood dyan, medyo instant revelation ngayon. Pero kailangan pa rin abangan dahil marami pang ganap. Tsaka, ang ganda ng mga shots. As in, meron kami mga shots sa parang pang-Korean. Ang isang tanong ko dyan, ano ba sir? Ano mga mas lumamang? Na-underwhelm ka o na-overwhelm ka? Nung medyo pumutok yung Fidel na character. Honestly, naka-overwhelmed siya. Kasi nung first, yung mga prior to this show naman, may makakilala sa akin sa labas. Hindi naman yung parang madami. Pa isa-isa lang. Ngayon, ngayon pa. Ngayon, ano, lima na sila, sampu na. Mga dalawa na. I would say na, kasi nung panahon dati, wala naman cellphone. Oo, exactly. So, everybody is like super connected. Connection iba, conversations iba. And yun yung feeling ko lacking nowadays. Parang siyempre, kunwari, isa na over dinner, mag-cellphone ka. Cellphone. It cuts the conversation. And alam naman natin sa conversation kasi hindi naman yan pwede. Kunwari, gumaganda na, biglang mag-phone ka, bababayan eh. Dapat continue siya eh. Diba? So yun, so parang, I think yun, yung parang by being in the moment. So ang pinakahuli natin, meron tayong dessert dito. This is the bingsu. Yes. Ito, mango flavor ata ito, no? Alam mo, Sir Dave, no? Parang feel ko inggit-inggit yung mga tao ngayon. Kasi parang nakikipag-date ako ngayon sa'yo. Diba? Na, sensya na, guys. Mga babaeng nanonood ngayon. Ako muna. Pinagpalaan ako ni Lord. Anyways, ito yung bingso natin. Sige, kuha tayo. Wow! Gusto ko yung parang medyo foamy yung taas niya. Punong mangga. Yeah. Cheers! Ayun ang favorite ko sa bingko. Yung melt in your mouth na yellow. Sir Dave, ito ah. Anong masasabi mo sa mga kapilay natin na nanonood ngayon? Hi sa mga kapilay. First of all, gusto ko magpasalamat sa kanila. Siyempre, grabe yung support us. Lahat ng mga TikTok videos nila, yung mga tweets, everything. Binabasa ko yun. And, ayun. Marami pa kayong abangan. Marami pa mga kilig moments. Crying moments kami. Binibinig lang. Thank you so much. Aabangan ko rin yan, Sir Dave. Sir Dave, maraming salamat sa food trip na to. I mean, kung gusto yung kumain ng masarap na modern style Korean street food, at the same time, parang makasama ka na rin. Kahit wala ka dito, pero yung presence. Lagi ka na dito. Twice a week. So baka magbaka sakali sila, di ba? So kung twice a week, abang-abang ka lang. Hapon. Nag-iis.
sa at higit sa lahat ang nagiging isang Kuya Korea. Dito nagtatapos ang ating ultimate Korean food trip dito sa Kuya Korea. Masasarap ang pagkain, pero mas sumarap ang kwentuhan dahil nakasama natin si Fidel mismo. Believe ako kay Sir David, dahil sa likod ng camera ay isa siyang masipag na businessman at isang mabait at makulit na tao. Paps, dyan nagtatapos sa ating food trip dito sa Kuya Korea, pare. I mean, bukod kay David Likaw ko, eh, masarap yung mga putay nila dito. Modern style Korean street food, yung chicken nila, Korean fried chicken, the best. Yung jajam yun, kayo na bahala. Puntahan nyo na Kuya Korea sa UP Town Center. Kaya kung nagustuhan yung video to, huwag kalimutan tayo subscribe sa YouTube channel na Chewy Show with Pops Chewy. Nagsasabing stay safe, it's a good night and good night.